sa tradition is only a myth in networking. Actually, hindi siya totoo eh. Kasi bakit? Ever since na nagkaroon na ng forever living dito sa Philippines, way back 1991, hindi naman lahat ng tao nalipag nila eh. Hindi lahat ng tao nag-join. Sabi ko nga, ganito na lang kasimple. Kung pagbibase mo mismo sa actual facts, okay, sa numbers tayo, ang member ng InGlobal all over the Philippines is we have more than 300,000. Take note, ilan ang population ng Philippines? Aabot ng 90 million. Kung on our 5 years, naka 300,000, sabihin mo na lang, same lang yung maulit na ma-recruit. On another 5 years, 300,000 ulit. Ilan pa lang members? 600,000 sa 10 years. Ibig sabihin, kung another 10 years, ilan? 1.2. Kumbaga, 1.2 million pa lang yung pagiging members, makaka 20 years na. Kaya kung iisipin mo, wala talagang saturation. Bakit? Imagine mo lang isang school. Sabihin na natin, ang re-recruitin mo lang isang school na college lang. Katulad, sabihin na natin, Lasal. Huwag kang lalabas. Hindi ka magre-recruit ng hindi taga-Lasal, kundi taga-Lasal lang. Paano mo sasaturate na ibig sabihin, every year may bagong first year? Ibig sabihin, pag may bagong first year, may bagong magre-recruitin. Kaya kung iisipin, wala talaga siyang saturation. Sinasabi lang siyang may saturation kasi yun ang paminsan nagiging scapegoat ng mga ibang tao na hindi nagiging successful sa pag-network. Or ang iba, yun lang ano nila, para hindi sila sumali. Pero actually, sa tagal ko na sa industriya ng networking, may mga namimit ako 50 years old na 60 years old na first time nila ma-recruit sa networking. Ito yung panong doon, saan sila nabuhay? Bakit sa tinagal-tagal nila sa mundo na hindi man lang sila na-recruit? Ibig sabihin, ang dami kang tao na ganun gagawin mo. Kung i-open mo lang yung mind mo, magta-try ka lang tumanong ka sa mga ibang tao kung alam ang networking, maraming tao hindi talaga nila alam. Ang clue, pag ang isang tao walang alam sa networking, pag nagsabi silang saturation, pag nagsabi silang una-unaan ng networking, ang kumikita lang nasa taas, yun ang mga symptoms na ibig sabihin, yung tao yung wala po talagang alam sa networking. Kasi sa dami kong kakilala ng mga veterans na mismo sa networking, sila mismo hindi sila nagsasabi na una-unahan ng networking. Imagine mo sila na yung matagal sa industriya, sila pang hindi nagsasabi. Sino ang nagsasabi? Normally yung wala talagang mga alam. Kaya careful kayo sa ganun. Paminsan, yung mga nakakausap nyo, wala naman talagang alam sa networking, nag-aalam-alaman na.